welcome to your Tita's Kitchen. Andito ako ngayon sa ilalim ng puno ng bayabas namin. Ang dami na lang bunga, kaya lang hindi pa rin natin sila masyado makikita dahil maliliit pa lang sila. Pasensya na rin kayo dahil hanggang ngayon naka-sheets pa rin ako kasi mayroon pa rin akong eye infection. I-share kong recipe ngayon ay ang kamote. Gagawin nating masarap na dessert ang kamote. Halina, samahan niyo. Here is all of the ingredients. You will find everything we said in the description below. Huhugasan ko muna ang mga kamote. Hindi pa kasi sila nahuhugasan. At pagkatapos, ibubol ko na sila rito. Ilalaga ko na ngayon ang kamote. At maya-maya lang, pwede ko nang gawin ang sweet potato dessert. Habang nilalaga ko ang kamote, pwede ko na rin lutuin yung latik. Kasi mamaya, pagkatapos kong ginawa yung sweet potato, lalagyan ko siya ng latik sa ibabaw para mas masarap ang sweet potato. Lalagyan ko rin ng cheese ang lulutuin kong dessert. Ang isa, dalawang klaseng gagawin ko. Ang isa, lalagyan ko ng latik sa taas at ang isa naman, cheese. Parehong masarap ito. Habang nilalaga ko ang kamote, pwede ko na rin isabay iluto ang latik para sabay silang maluto para mas mabilis, di ba? Kumulo ang coconut cream bago nyo siya haluin. Hayaan lang natin siyang kumulo. Una, medium fire lang at pagka malapit na siyang maluto, ilagay nyo na siya sa low fire. Nasa tingin, nakikita kayo na namumuhos ang gilid, halu-haluin nyo siya. Kapag may nakikita na kayo na parang ganito yung nagbabrown na siya sa gilid, pwede nyo na siyang halu-haluin para hindi siya masunog. Haluin natin yan. Gagalawin natin para hindi siya masunog. Malapit na maluto ang latik, nagbo-brown na siya. Gusto ko kasi sa latik, ayoko yung masyadong yung sunog. Gusto ko yung katamtaman lang para hindi siya mapait ang lasa. Maya-maya, haluin nyo na naman ng konti para hindi siya masunog sa ilalim. Luto na ang latik ngayon. Iaahon ko na ang latik kasi maraming mantikang lumabas. Sa kamote, pwedeng nakabalat o kaya hindi nakabalat bago nyo siya ilaga. Nasa sa inyo kung anong gusto ninyo. At pwedeng, isa pang pwede nyo gawin, kung ayaw nyo ilaga, pwede nyo siyang steam. Kung may steamer kayo, pwede nyo na rin siyang steam. Nabalatan ko na ang mga kamote. Ngayon,
dudurugin ko sila sa... Kung meron kayong potato masher, gumamit kayo. Pero kung wala naman, pwede na rin ang tinidor. Ngayon, pagsasamahin natin ang condensed milk at saka Nestle cream. Lagyan natin ng konting butter. Nalalagay ko ang Nestle cream. Katapos ang condensed milk. Fire at pagka umulo na siya ng konti, lagyan niya sa low fire para hindi siya masunog. Hintayin natin na hanggang lumapot siya. Tuloy-tuloy lang ang paghalo para hindi siya masunog. At ito, malapit na maluto ang ano, ang sauce ng kamote dessert. Palalaputin natin siya para masarap. Okay. Yan, ganito kalapot dapat. Pagka ganito, pwede nyo nang ilagay sa na-smash na kamote. Kukuha tayo ng konti. Magtitira tayo ng konti para sa topping pamaya. Ilagay natin sa itaas ng kamote dessert natin. Dahil malapot na to, pwede na natin ibuho sa na-smash nating sweet potato, yung ating ano, kamote. Ngayon, ibubuhos ko na ang sauce sa kamote. Ngayon, lulutuin na natin ang kamote. Haluin nyo lang siya mabuti para maluto ko siya at lumapot. Kasi ngayon medyo basa pa siya. Patutuyuin natin siya. Malapit nang maluto ang kamote dessert. Dalawang klase ang ginawa kong toppings. Ang isa, latik. At ang isa, grated cheese. Ang sarap nito. Bago ko siya ilalagay sa tray, lalagyan ko muna ng yung mantika na galing sa latik. Ito, sinave ko yung mantika kasi importante ito para hindi dumikit ang kamote sa tray. Yan. Ibabrush nyo lang siyang ganyan. Lalagyan nyo lang ng ganyan ang tray para hindi dumikit yung
kamote. So, mas madali kasi kapag may brass. Kung wala kayong brass, sa kutsara na lang at balutin nyo sa paper towel. Tapos, ganun na lang. Siguraduhin yung na-cover lahat sa mantika. Ibigay nyo lang siya sa tatlo. Bago ko ipa-flat yung kamote para hindi dumikit yung kamote sa kutsara, ang ginagawa ko, ito yung stretch tight, kukuha ko dito, ibabalot ko ang kutsara. Yan, nabalot ko siyang ganyan. Yan. Katapos, itong kutsara, lalagyan natin ng mantika. Ayan, ganyan lang. Pagkatapos, ipa-flat natin para hindi dumikit ang kamote sa kutsara. Ayan, ganunin nyo lang. Yung dyang gilid, hindi nagdidikit ang kutsara sa kamote. Lalagyan na naman natin ng mantika. Yung sa latik. Galing sa latik ito. Yan. Flat nyo lang siya mabuti. At mamaya, kung may mga sumobra sa gilid, punasin nyo na lang ng tissue. At tapos yung isa na naman, lalagyan lang ulit ng mantika ang kutsara at pagkatapos, ipa-flat na naman siya. Gilid, gaganyan nyo nilang sa tissue. Pwede ba sa inyo rin yung tissue? Kasi kung minsan may yung kamote dumikit ng matindi sa sa tray. Ito na ang huling gagawin ko sa kamote. Lalagyan ko ng cheese sa taas at ang lalagyan ko rin ng latik. Una, lalagyan ko ng cheese. Itong nasa gitna. Malapit na ako matapos sa dessert. Ito, huling ilalagay ko na lang yung latik. Una, nilagay ko latik. At pagkatapos, yung nasa gitna, grated cheese at ang huli, latik na naman. Para magandang tingnan. Ayan yung sinave ko na sauce kanina. Ayan. Naku, pasensya na, nakakalimutan kong inilagay. Importante ang sauce na ilalagay mo yan kapag bago mo ilalagay ang latik. Masarap sana to. Bago mo ilalagay yung latik, ilalagay mo munang una ito. At bago mo rin ilagay yung cheese, ilalagay mo rin yung sauce na yan. Yan yung sauce na sinave ko kanina. Naku, pasensya na, nakakalimutan ko na naman. Iba nang tumatanda. Ganyan na ata talagang tumatanda. Makakalimutin na.
masarap ito kapag inilagay nyo sa ibabaw bago nyo ilalagay ang latik at ang grated cheese. Ito na ang aking special kamote dessert. Manyaman, masarap. Halina, kain tayo. Yan ang latik, grated cheese at latik.